Iginiit ni Office for Transportation Office Chief Retired Police General Mau Aplasca na wala siyang ginawang masama at ang bukod tanging hangad lang nito ay ang linisin ng kanyang opisina mula sa tiwaling opisyal. Ito ang inilabas na pahayag ni Retired PNP General Mau Aplasca, ang hepe ng Office for Transportation Security, kasunod ng panawagan ni House Speaker Martin Romualdez na magbitiw na sa pwesto si Aplasca. Nag-ugat ang panawagan ng leader ng Kamara matapos may masangkot muli na OTS personnel sa katiwalian sa NAIA. Giit din ni Aplasca kung bakit siya ang inaatake sa halip dapat ang pagbituin sa pwesto ay ang mismong mga korap na opisyal. Ipinunto din ni Aplasca na mas nauna pang nawawala ang mga nag-iimbestiga sa hinaharap na kasong pagnanakaw sa $300. Naging babala pa ni House Speaker Romualdez na hindi ipapasa ng Kamarang Budget nang tanggapan ni Aplasca hanggat hindi siya nagbibitiw sa pwesto. Sabi ni Romualdez, makabubuting mag-resign na si Aplasca o kung hindi ang House Speaker mismo ang haharang para hindi maaprubahan ang budget ng OTS. Sa kabila ng mga hamon ni Romualdez, ibinida ni Aplasca simula ng umupo ito bilang OTS chief noong July 2022 hanggang September 21, 2023 ay nakapag-imbestiga na ito ng 68 administrative cases mula sa iba't ibang paglabag sa mga patakarang pandisiplina at administratibo. Sa bilang na ito, 11 tauhan ng OTS ang sinibak na sa kanilang pwesto, 24 ang under legal review, 7 ang suspendido at iba pang bilang ng pagdidisiplina. Simula umupo din si Aplasca, nabatid na hindi sumusweldo ng 2-3 buwan ang mga tauhan ng OTS bagay na kanyang niresolba. Natuklasan din niya ang mga anomalya sa recruitment kapalit ng $20,000 sa bawat individual na matatanggap na aplikante ng OTS. Itinama niya ang baluktot na pamamaraan. Natuklasan din niya ang irregularidad sa promotion at placement kung saan inalis din niya mga tauhan sa administrative division na kumikita mula sa scheme. Nagsagawa din siya ng training programs kung saan pinahuhusay mga values formation at moral recovery programs. Para sa mga pangmatagalang hakbangin, naghain din ang OTS ng mga panukala sa Kongreso at pagpasa sa Senado na isang batas na lumilika ng OTS bilang isang mas matatag na organisasyon. Ang kahilingan para sa pagpapahusay ng salary grade ng mga tauhan ay pinag-uusapan din ngayon sa Department of Budget and Management bilang priority initiative. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light SBN News.